Zoom in ko para makita niya. Para makita niyo na maayos. So ayan, yung ginawa natin. Okay. Sa inyo. Magandang umaga po mga kapon. Ngayon po ituturuan ko kayo kung paano maglagay ng name tag sa ID picture. Okay, subukan natin lagyan ng name tag ang isang passport size picture. Okay, simulan na po natin. Magbukas po tayo ng Photoshop. And may sinave na akong picture dito. Okay. Picture ng tatay ko to eh. Ito yung gagawin natin. Gagawin natin passport size. Ang una natin gagawin, pwede muna natin itong palitan ng background. Kung paano, ganito. Punta tayo dito sa eraser tools. Gagamitin natin ito, magic eraser tools. Napansin nyo, nabura na yung background niya. Pwede natin siya lagyan ng background, palitan ng background. Click natin tong control J. Hold natin yung control, click natin yung J button. Tapos ayan, napansin nyo, nagkaroon siya ng another layer. Nagkaroon siya ng copy, ayan o. Tapos, Alt Backspace. Ayan na yan, yung copy ang ginawa natin white background. Pwede na natin siyang itaas dito, i-drag. Ayun, di ba? Ganun kasimple. Baba ko lang muna. Gusto kong pakita sa inyo na napakadaling palitan ng kulay nito. Kiklik lang natin to. Ito, ang naka-active kasi rito, itong nasa taas to, white. Kaya white to. Click natin yan, pili tayo. Palagay natin, gusto natin yung blue. Click natin itong blue, okay. Click natin tong itong paint bucket tool, right click, tapos paint bucket tool. Ayan. Click natin dito, ayun na, yung blue. Palitan natin to ng kulay pink kung gusto nyo. Okay. Click pink, okay na. Drag natin. Di ba? Ano ka simple eh. Pero white ang gagamitin ko diyan. Kaya baba ko na lang. Drag. Tapos, kailangan natin itong emerge. Kailangan naka-highlight parehas yan, itong layer na to. Click natin yan. Tapos, hold yung control dito sa keyboard. Click. Naka-highlight na sila parehas. Right click. Merge layers. Ayan. Ngayon, ang gagawin naman natin yung paglalagay ng name tag. Ganun pa rin. Gagawa tayo ng panibago uling layer na ganun proseso pa rin, control J. Nagkaroon uli ng layer copy. Itong copy yan to, gagawin natin white. Alt backspace. Naka-active yung pink, gawin natin white. Click, okay. Click natin to, kasi naka-active na yung bucket, paint bucket tools. Click na lang natin, nag-white na siya. Ayon. Gamit tong move tool, active natin yung move tool. Click. Bababa natin ngayon to. Yan yon yung ginawa nating layer, yung copy ng layer. Diyan natin kasi itatype yung pangalan nito, mamang to. Okay na to. Tingin ko ganitong kataas, lalagyan natin ng pangalan. Tansyahin nyo na lang din, depende sa inyo yan. Ayan. Ayun. Gusto kong lagyan to ng lining, yung edge na to, sana may black eh. Ang tawag doon, nalimutan ko tawag dito eh. Pero sa Microsoft Word, ang tawag dyan ay solid line. Okay, click natin tong FX na to. Ito yung blending option. Click natin, ayan, blending option. Dito tayo sa stroke. Pag kinlik natin yan,
ayun, napansin niyo, nagkaroon na siya ng line na black. Pero nasa 3 gawin lang natin mga 2 para medyo manipis lang. Okay. Siguraduhin nyo naka-active to, itong layer na to, ayan, click natin, ayan, naka-active yan, ang blue nga. Kasi dyan natin itatype yung, dyan tayo magte-text. Click natin itong text. Yung font na, okay na yan, Baskerville Old Face. Baskerville Old Face. Ang nasa inyo kung anong gusto nyo, Arial, kung anong gusto nyo yung font, pwede. Walang ano siya. Pero kalimitan, ito yung ginagamit ko kapag may nagpapagawa dito sa shop. Ayan, Baskerville, Old Face, Arial, yan yung mga ano, kalimitan dito eh. Testing natin, click natin dito, tapos okay, type na natin yung pangalan niya rito. Cesar M. Pasion. Control T para mag pre-transform siya at ma-resize natin yung laki niya. Ayan, Control T yan. Napansin niyo parang may mali yata. Okay, ganito lang yan. Click na lang yan, tapos click natin tong part na to. May space kasi eh. Backspace lang natin. Check uli. Control T uli. Pre-transform. Para may adjust natin yung laki ng font. Yan. Gamit yung arrow key dito sa keyboard, pwede natin siyang i-adjust. Pag naka-active yung pre-transform, ayan, pwede natin siyang i-adjust gamit yung arrow key. Ayan. Okay. Check. Ayan, ang kailangan naman natin, i-merge to lahat. Itong template na nilagay natin, yung letter na to, itong name na to, tsaka yung image. I-highlight natin lahat to. Itong tatlong to. Tapos, right click. Click natin yung merge layers. Ayan. Tapos, isasize na natin siya ng passport size. Dito, punta tayo dito sa image. Tapos, image size. Sa inches. Ayan, tama na yan. Ang size ng passport size ay 1.4 by 1.8. Resolution niya 300. Ayan, 300 gamit ko talaga pag ganyan maliliit lang. Okay. Ayan, pwede na natin siya i-print gamit yung Photoshop action, yung sa isang video ko, yung ginawa ko yun. Ito. One click lang to. Ayan. Meron na siyang package yan eh, 6 na passport size. Para makita nyo na maayos itong ginawa natin, no? I-rotate ko to. Kailangan natin i-highlight lahat to. Hold lang yung control. Ayan, naka-highlight lahat. Control T. Right click. Ayan, rotate 90 degrees. CW, ibig sabihin clockwise, ayan ang kailangan natin. Ayan, so zoom in ko para makita nyo para makita nyo na maayos. So ayan, ang ginawa natin. Okay, ganun ka simple lang po. Maraming salamat at sinamahan nyo ako sa paggawa ng video to. Kagaya po ng dati, yun lang din naman po ang hiling ko. Kung tingin nyo nakakatulong sa inyo itong video namin, sana po ay makatanggap kami ng like at pa-subscribe na rin po sa channel namin para lagi po kami update sa mga bago namin video. Maraming salamat po.